Yung ko pumawala siya sa akin. So, wala. Kaya ako sasal po ako nangunguha kasi may sakit na po siya. Iniwanan po siya. O kami pinalad ng magkaanak. Good morning po sa ating lahat. This is JC Clears. Nandito po ngayon tayo sa Cogyo at meron po tayong gadalawing mag-asawa na yung mauna at hindi na natin naabutang buhay ang kanyang asawa. Makita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat po. Papasok na po tayo. Ito na po pala. Sige. Good morning po. Good morning. Sino po yung namatayan? Kayo po? Apo. Ano po pangalan nila? Rosa po. Rosa po. Rosa Aguirre. Ilan taon na si Nanay Rosa? Ilan taon na po? 63 po. 63. May anak po kayo? Wala po. Di po kami pinalad ng magkaanak. Dahil po, inano po ako, operado na po ako sa matreso. May tinubuan po ako ng myoma. Kailan po nangyari yun? Noong 1997 po. Pero, nagkalayo po ho muna kami dahil inuna ko muna pamilya ko. Hindi ko naman usok at akalain na kaming dalawa ay magkakatuluyan ulit. Sa 20 taon po kami na hindi nagkita. Kasi po, nagpunta ako sa ibang bansa. Gusto ko kasi ang aking pamilya, mabigyan ko ng magandang kinabukasan. Ang bahay po namin, para po parang-barong-barong, tinatabunan na po ng buhangin ng aking pamilya. Kaya ho ako nag-isip, iniwanan ko siya. Nung nakita na ho kami na ako'y dumating ho, siyempre ho, hindi ko naman nasukat akalain na ako'y iintayin niya. Okay. Yung mga kapatid po niya, sabi ko kinukumusta ho daw ako. Ang sagot ko naman ho sa kanya, sabi mo iniintay ko siya. Hindi ko naman nasukat akalain na dali-dali siyang pupunta sa bahay namin. Kaoperado ko lang po sa matres. Dali-dali siya nagpunta. Talagang so, iniintay ho niya ako. Bago kayo nagsama, oho. Operada na kayo? Oo po. Okay. 6 na buwan na po ako na-opera. Okay po. Gusto niya ho ako makasama. Maski po siya ilan taon na po kayo nun? Alin po? Ilan taon na po kayo nun nakita kayo niya? Ano po? Ano na ho? Tagal na ho kami hindi nakita. Ibig sabihin, nagpapalagay na 35 ho ako. Mm-hmm. 35 o 36. Mm-hmm. Kasi 38 ho eh. Na yung 38 po ako, inopera na ho ako. Pero nagsama na ho kami, 40 na ho kami, 40 na ho ako. Pagkatapos ho, nung nag-ano ho kami, nagsama na ho kami, palagi ho kami, ako nagagalit ho sa kanya kasi palagi ho inom na inom. Kasi isang pa ho, nakikipag-away pa ho ako. Nag-aaway ho kami, pero hindi naman niyo ho ako sinasaktan. Tapos nung kami po yung nagsasama na, syempre, masaya ka ho kami yung nagsasama na. Yung nga lang ho, nakakapos kami sa pera ho. Kasi po, ano na siya noon, may sakit na siya noon. Opo. Tapos kayo naman, hindi wala na rin kayong work. Oo, wala po. Hindi na po ako nagsusupport sa inyo. Wala po, nangangalakal po ako. Nangangalakal kayo? Opo, lahat po, nangangalakal ako. Kaya ako sasal po ako nangunguha kasi may sakit na po siya. Mm-hmm. Ayaw po niya ako pag-anuhin. Ilang buwan po, tapos nagkameron na siya ng sakit. Sama wala po siya ng trabaho. Para noong siyang nalalambot na hindi ko maintindihan. Naisip po, magtititigan na lang ho ba kami? Kailangan ko kumilos. Kasi noon hindi pa ho ako, hindi niya ako pinapayagang magkana buhay. Dahil nasa barangay pa ho siya. Ngayon po na wala siya ng trabaho, ako na po ang kumikilos sa nagano. Nangangalakal ho akong misan ho. Nagpupunta ako sa mga pamangkin niya, humihingi ako ng tulong. Humihingi ako ng tulong sa kapatid ko. Hindi naman hindi na ako, siyempre, nakakahiya ho naman yung panahingi ko ng hingi. Kaya ang ginagawa ko, kung sasan po ako nangangalakal, bebenta ko po. Dinadala ko po sa malayo ho para ako makabili. Nung siya ay nagkasakit, nakaka-80, 70, binibili ko, nahati ko, bibili ko ng gamot niya. Kaya ako, kahit ako hirap na hirap, gusto ko siya mabigyan ng ano pa, maruknong ang buhay niya. Ayaw po niya magpadala sa ospital. Hanggang sa tinumbuhan na po siya ng diabetes na malala. Naawa ho ako gabi-gabi po. Umiyak po siya, pati ho ako. Kung pwede sa ako lang po may pera.
Ano pa? Eh, sa mga public hospital po, ayaw po niya, wala po kami pera. Libre po ang ano sa gamot. Yung hindi alam po kayo po, lumalapit sa mga NGO. Yung pambili po ng gamot sa labas, wala po akong yan. Wala po. Wala kayo nilalapitan? Wala po. So, ang cause po ng kanyang pagkamatay ay? Diabetes, tinamaan na po siya ng sabaga. Komplikasyon na po? Oo po. Mm-hmm. Pag po siya ay, ilang beses po siya inaano sa sakit sabaga, mm-hmm. dinadala ko sa hospital, bibili ko ng gamot. Nanghihingi ho ako ng pambili ng gamot. Misano, sa puso. Siyempre ho. Kaya ho ako nag-iisip, ayoko po mawala siya sa akin. So wala po kayo nilalapitan kahit sa wala po. Sa barangay, di kayo lumalapit? Oo po. Minsan lang ho ako humingi ng tulong sa mga pamangkin niya. Eh siyempre, kailangan ho niya talaga ng may gamot. Ayaw niya naawa siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, tigilan ko na lang pangangalakal. Nangangalakal ho po talaga kasi ako. Kasi baka iniisip niya rin po, kasi parang humpatay ng pandemic. Oo, minsan ho. May edad kayo. Kaya possible na prone kayo sa mga na, sa ano sa mga sakit. Oo po. Hmm. Yung ayaw po niya na ano gusto niya siya ang kikilos. Ang babae ho daw sa bahay. Hindi naman po pwede ganyan may sakit siya. Okay, talagang ganun po talaga. Oo. Kaya lang sa case ninyo, dapat magtulungan kayo. Oo. Ano po yung ginagawa ninyo? At least nakikita yung paghihintay niya sa iyo. Yung sukle, yung pag-aalaga mo sa kanya. Oo. Napakaganda po. Inalagaan ko siya. Kagabi, inalaga ko. Ako, nangangalakal. Nag-iipon-ipon ho ako. Para ho ako may pambili ng gamot niya. Misa, inahati ko. Misa, ang nag-uulam kami ng noodle soup. Misa, na yun ay papakain ko sa kanya. Wala ho ako pambili ho eh. Patapos, saan po kayo nakatira? Dito po. Bahay niyo po ito? Nang kanyang magulang po. Wala po kaming sarili. Hindi, nung buhay pa po si tatay, dito kayo nakatira? Oo po. Ah, ito pala ang... Bahay po ng kanilang ano, ng nanay niya. Ito po, kita nyo, hindi pa huyari. Wala pa ho. Mga kaibigan, ito po ang kanilang... Sa kanila po ng magulang nila. Oo, tingnan po ninyo. Ito po yung kanilang ano. Yan yung po itsura ng bahay po na. Ayan po. Bahay po ito ni ano? Ni nangunang magulang ni ano po? Ni Tatay Eddie? Po. Sige po. Sino po ang kasama niyo rito? Ako na lang po mag-isa. Ito mga pamangkin po ng tatay niya. May mga ano po yan. May mga kanya-kanya po silang bahay. Kaya po ako minsan, naiiyak po ako kasi palagi pag naalala ko po siya sa kami sa ospital. Gumagawa din po ako ng paraan kaso kulang pa rin. Binibigay din po ako ng ano ng mga kapatid niya. Siyempre pambili po ng gamot. Ang mamahal po ng gamot niya. Minsan no, kung hindi pa niya hukok, tulungan na bigyan ng pagkain. Minsan kulang pa rin po ang ano. Kung alam ko kasi madalas po ako pumunta sa pamangkin po niya, humingi ako ng ganong ko po namin dalawa. Siyempre wala po kami maasahan. Kasi pangangalakal ko kulang pa ho eh. Nang minsan kumukuha ako ng 70, wala pa 100, kulang pa ho. Siyempre sasama ko pambili ng para mawala yung kirot ng kanyang pa. Magkano naman po pang kirot? Hindi po talaga kakasya yun. Oo, hindi po talaga kakasya. Kahit na sabihin natin 500 pa kinikita na ay hindi kakasya po. Ngayon po, sa tingin niyo nanay, ano po yung pwede kong maitulong sa inyo na para hindi na kayo mangangalakal? Ano po ba yung meron kung halimbawa pong kaya niyo bang magtinda ng mga ulam or magtinda ng merienda? Kung gusto ko sana magtindahan, yun yung pangarap namin mag-asawa. Nang ako? Tindahan po. Eh, saan kayo po pwesto? Hindi namin makaya dahil wala ho kami pera. Kung halimbawa pong magkakaroon kayo ng tindahan, meron tayong sponsor na magbibigay sa inyo ng pangkabuhayan na tindahan. Oo. Saan niyo po ito pwesto? Yan sa harapan. Pwede naman kayo magtindahan sa labas ng magpupwesto lang kayo. Kasi maraming tao sa labas. Oo. Kesa nakatago kayo rito. Kasi ho, nung araw po ako nagtinda ako ng mga nagluto ako ng pansit. Kasi nagkasakit po ako. Na hospital so, po ako. Kasi hindi ko na ho kaya magluto-luto, mag-ano. Kasi una ho ako nagkasakit sa kanya. Kasi galing ho kumot ako nagka-mayoma, mahina pa ho katawan ko. Nagkasakit ho ako. Isang buwan ho ako doon sa hospital.
Ang ginawa ko, nabubuhay po nanay ko, kinuha niya ako. Siya po nag-alaga sa akin. Siya po namamasada lang po ng tricycle. Yung bago lang ko po kami nasasama. Itong nahutob, palaki po siya may sakit. Dinadayin ho niya, hinahirapan siya huminga. Siya, halimbawa, ililibing ko, gusto ko, i-perimage na lang para kasama ko siya. Hmm. Ay, hindi po pwede yun. I-cremate niya po siya, pero after a year, dapat po ipalibing natin siya, ipalibing niyo siya. Kasi bawal kasi po, wala po, po ba kayo? Wala po kaming pang ano ho eh. Wala hindi, po kaming pera. Siguro kung ilalagak niyo lang sa pagka-cremate niyan, ilalagak niyo lang sa bahay, oh, hindi po maganda yun. Kasi, kasi wala po akong, na... hindi ko po kaya kasi mag, wala po akong hanap buhay po. Wala naman kami po inaasahan. Wala pong tumatak. Pero may malapit pong simenteryo. Malapo. Hindi, dito po may malapit na simenteryo. Ha? Dito po may malapit na simenteryo. Malayo po yung simenteryo dito. Malayo po. Malayo po. Malayo hanggang doon sa malapit po sa paina. Siguro kuya, itong papangkin nyo, siguro kuya, yung isang taon na itatagal ni tatay dito pag na-cremate na siya, maaari na nating pag-ipunan para makakuha tayo ng kolumbaryum kung sakali at namin tayong sponsor at saka makaipon naman ako. Kasi hindi ako makapangako, kuya, at saka nanay. Sa ngayon, kasi ang dami kong tinutulungan. Okay. Pero yung isang taon naman is enough na yun para makaipon okay tayo. Nung siya ay malalagutan ng hininga, hindi ko ako pumapayag muna na iwanan niya ako. Ang ginawa ko, ayoko pa. Pero nang naawa na ako sa kanya, sabi, hawak-hawak niya yung ganyan ng kamay niya, pati ako. Ayaw niya akong bitiwan. Siguro ako nagpapahiwatin na payaga ko na siya dahil hirap na siya. Yan po talaga. Talagang ayoko, naggulo pa sa iho ako eh. Hindi ko matanggap na wala na akong asawa. Nung naano ko na siya, nahihirapan na siya. Bumulong na ako sa kanya, pinapayagan ko na kita. Pero masakit siya. Kaya kalubag ko na, iwanan ako na asawa ko. Nung ako iniwanan na nagpaalam na kami sa isa't isa. Yung pagpirma ko ng waiter, hindi ko matanggap na ako kasi ayaw ko siya payagan umalis. Nung ako pumirma na, siya ka siya bumigay na. Kasi nag-usap na kami, nagpaalaman na kami. Doon ako humalguyo ng malakas. Hanggang ngayon na hindi ko kaya ako eh. Para masawari ko, nandyan lang siya sa akin. Pero pag sa sobrang ano ko sa asawa ko, ewan ko, siguro, natagal namin na hiwalay, para na ano yung aking kalooban sa akin. Basta isipin niyo na lang po na ang Diyos ay lagi nandyan. At mayroon tutulong at tutulong po sa inyo. Ha? O sige po nanay, maraming salamat po. Maraming sa salamat. Sa pagpapaunlak ninyo sa akin. Meron po ako sa inyong surpresa or konting regalo. Muli po maraming salamat. Ito po yung aking munting regalo sa inyo. Opo. Kami tatay. Salamat din ate sa pagtulong mo kay nanay. Salamat din po. Sana po biyayain din kayo ng ating Panginoon ng mahabang buhay at kasaganang buhay. Salamat. Maraming salamat nanay. Maraming salamat po. Opo. God bless po. Ito po si nanay. Ito po ang kanilang munting tahanan. Sa mga gusto pong tumulong sa kanya, ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako. Maraming salamat. Maraming salamat din po. God bless po.